Katrupa Pips, welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong kaibigan na si Marlos Cousin, kung saan guys, magbabahagi na naman ako sa inyo ng isang lutuin na talaga namang I'm sure ako na paborito nyo rin ito. Ito yung tinatawag ko, yung version ko, kung paano po ako gumagawa ng sutang hon gisado na talaga namang I'm sure ako na mapapasayaw na naman kayo sa sarap nito. Kaya huwag na nating patagalin, tara na atin ang simulan. Hello guys, welcome back, kung saan ito po ang ating mga sangkap na gagamitin sa ating sutang hon gisado na talaga namang I'm sure ako guys na magugustuhan na naman ito ng inyong buong pamilya. Unang-una guys, gagamit ako dito ng part ng manok, yung liig at saka yung kanyang laman. No, in-slice ko na po yan ng medyo katamtaman yung laki. And gagamit ako dito ng tatlong pirasong atay ng manok. Ayan, binabad ko lang po ng konti. And gagamit ako dito ng limang itlog na nilaga. And gagamit ako dito ng tinatawag nilang tinga ng daga. Ito po yun. Hinugasan ko na po yan. And gagamit po ako dito ng 10 cups of water ng pinakuluan ng buto-buto. And gagamit din po ako dito ng 1/2 kilo ng sutanghon. And mayroon ako ditong bawang, sibuyas, celery, yung chorizo na maglalagay po tayo, isang piraso lang. And bell pepper, dahon ng sibuyas, and carrots. At sa atin namang mga pangpalasa, gagamit ko ako dito ng Knorr chicken cubes, sesame oil, patis, olive oil ang gagamitin natin. Optional lang guys, kung wala naman kayo nito sa inyo, pwede na yung mantika na ginagamit natin. And oyster sauce, salt, and black pepper na crack. Yun po yung gagamitin ko dahil medyo masarap po yan talaga sa sutanghon gisado. Kaya huwag na natin patagalin, tara na, samahan nyo ako sa aking kalan. Hello guys, welcome back, kung saan nandito na po tayo sa aking kalan at medyo mainit na po yung ating kawali. Una po, maglalagay na ako ng ating olive oil. O saan magsimula na po tayo mag-isa ng ating mga sangkap na gagamitin sa ating sutanghon gisado. Ayan, talaga naman I'm sure ako guys na mapapabilib na naman kayo sa sarap nito. Ayan. Yan, antayin lang po natin na medyo uminit po yung mantika. And kukunin ko na po yung ating bawang. Ayan, kukunin ko na po yung bawang. At hintayin lang po natin mag-golden brown yan. Isunod na po natin yung sibuyas. Pag medyo ano na po yung ating sibuyas, ilagay na po natin muna yung atay. Ating pong gigisa-gisayin dyan ng konti yung atay ng manok. Ang bango guys. At hintay lang natin ito na mag-iba yung kanya, mag-turn sa golden brown yung atay natin. At isunod na po natin yung ating manok. Bango. Yan guys, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Para naman po, mas ma-update ko kayo sa lahat ng aking mga i-share pang lutuin para po sa inyong lahat. And lagyan na po natin ng patis. 2 tablespoon lang po ng patis guys. Mga pampalasa para ma-adapt na po ng karne ng manok. Magtutubig pa po kasi yan. Ayan, lagyan ko na po ng paminta. Crack po yung ginamit natin guys. Dahil ayan, gusto ko yan sa sutanghon. Medyo maganda, marami ang paminta. Sarap. And lagyan na po natin yung chorizo, yung Chinese sausage na tinatawag. Ayan. Sigisayin natin dyan po. Ayan po, pag medyo nakita nyo na po yung karne ng manok na nag-iba na o nag-golden-golden brown na siya sa pagigisa ninyo, pwede nyo na pong ilagay itong
tenga ng daga. Yan, igisa-gisa natin dyan po yan. Actually, yan, lalaki pa ka ng gayat ko. Oh, hindi ko pa siya nagayat. Gugupit-gupitin na lang po natin yan, guys. Mamaya. Ayan, pagkatapos po nito, ay atin ang ilalagay yung kaldo, yung ating pinakuluang sabaw po, para talagang malasang, malasa po yung ating sutangon. Ito po yun, sinalin ko na po dito. Ayan. And ito guys, lalaksan ko na yung apoy, and hantayin naman natin itong kumulo, no? At pagkakulo nito, ay ating titimplahan ng bahagya at atin ang ilalagay yung sutanghon. Kaya ito guys, after 5 minutes atin ang i-check. Ayan, kung napapansin nyo guys, kulong-kulo yan. Ganyan po dapat tayo maglagay ng mga pasta pag nagagawa tayo ng anumang uri ng pansit or spaghetti. Kailangan kulong-kulo po talaga yung ating kaldo. No? Unang-una guys, dadagdag ko na yung ating celery. Yan, para medyo talaga mabango na talaga siya. Ayan. And lalagyan ko na po ng 2 teaspoon ng salt. Ayan. And guys, nakalimutan ko palang banggitin kanina, gagamit po ako dito ng suka at saka kunting sugar at toasted garlic pang ano natin sa sutanghon mamaya pag natapos na nating lutuin lahat. Ayan, haluin lang po natin. Naglagay na po tayo ng salt. Dagdagan naman po natin ng ating oyster sauce. 1 tablespoon lang po. Ayan. Ang bango guys. I'm sure ako na malasang malasa na po ito. Sa amoy pa lang. And next, isusunod ko na po yung ating sutanghon. Ayan. Medyo pinutol ko na siya, pero buo-buo pa rin. Ang hirap putulin. Pero ayan. Ayan. Okay guys, nalagay na po natin lahat yung ating sutanghon. Sa ating haluin po, mga kaibigan. Baka magtaka kayo, sobrang dami na sabaw. Higupin niya po yan mamaya-maya lamang. Ayan po. And pag medyo makunti na lang po yung sabaw, bago natin ilagay yung ating mga iba pang sangkap. Ayan guys, kung mapapansin nyo, napakaganda tingnan ng ating sutanghon gisado. Guys, tingnan nyo kung mapapansin nyo po guys ay kunti na lang yung sabaw. Akin na pong lalagyan ng vinegar. Ayan. 1 teaspoon lang po guys. Ayan, dagdagan natin konti. And maglagay tayo ng kunting sugar po, pang balance lang po. Kunting-kunti lang din po, 1 teaspoon lang. Ayan. And pagkatapos yan guys, pwede na natin ilagay yung ating carrots. At tingnan nyo guys, oh, ayan na lang po yung sabaw. Ayan, para medyo yung carrots natin ay crispy pa rin. Ayan, so sayang naulog. Ayan, ilagay na rin natin yung bell pepper. Ayan. Ayan. Haluin po natin. Ayan. And hinaan na po natin yung apoy dahil kunti na lang yung ating sabaw. Ayan. Ang sarap. Ang bango. Ayan guys, napakaganda ng ating sutanghon gisado. And pwede na nating lagyan ng sesame oil. Okay guys, patakal lang natin ng konting yan. Bango lalo.
Ang bango. Ayan, guys, okay? Okay na po itong ating sutarmon. Hello guys, welcome back. Kung saan ito na po yung ating naging finished product ng ating sutanghon gisado na talagang I'm sure ako guys na matatakam na naman kayo dahil tingnan niyo po yung natsura nito. Ayan, kung gaano kasarap po yung ating isinare ngayon po para sa inyong lahat. Pwede niyo po itong isama sa inyong menu ngayong darating na kapaskuhan at sa inyong mga handaan pa na talaga namang I'm sure ako na mapapatakam ang inyong mga bisita. Kaya huwag na natin patagalin, atin ang tikman. Tama-tama po may bisita akong dumating guys. Mayroon akong ipiprepare sa kanila na tingnan lang po natin. Ayan, napakabango. Ayan guys, and thank you sa inyo lahat and thank you for watching. Bye!